여러분 안녕하세요. This is Joshua, Korean na nagtuturo ng Korean. So sa video po na ito ay gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng ating mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating YouTube. Kasi kung wala po kayo, ay wala rin po ako. Kaya I would like to congratulate everyone, 500,000 YouTube subscribers! Maraming salamat po. So, nung mga nakarang araw, nag-post po ako sa ating social media na kukuha po ako ng mga ilang Q&A. So, meron po ako natanggap ng mga ilang tanong. Sa video na ito, ay i-share ko po sa inyo yung mga ilang questions na natanggap ko po nung nag-post po ako sa ating social media. So, let's go! So, sabi po nating isang student, sabi niya, "Good afternoon po, Sir Joshua. What's your biggest achievement and future plans to your family? Thank you and God bless." So, hindi na pala ako nag-iisa. Family na. Sana all. Three biggest achievement na meron po ako. So, first one is, syempre, meron po tayo ngayong 500,000 YouTube subscriber! Siguro, mga 3 years po ako nagtuturo sa ating online. At ang dami pong mga naging students natin na nag-join through online. At marami po tayong mga students na naturuan. Yung po yung isang biggest achievement ko. Kasi nakikita ko po na ang dami po nating natulungan, na-influence, nabigyan po ng kasiyahan, pag-asa sa kanilang mga gustong gawin na bagay. Even in the future, gusto ko pong ipagpatuloy yung pagtuturo po ng Korean for free online. At sana po, mas marami po mga students yung makasama po natin. So that is the first thing na nakaabot po tayo ng 500,000 YouTube subscriber. Hopefully, umabot po tayo ng road to 1 million. Second naman po is, just this year, nakapagtayo po tayo ng school, language school in the Philippines. And that is our first office ng KCWJC o yung Korean Class with Joshua Cho. That is in Cebu. If naa ka sa Cebu, welcome ka kaayo kay Naata Center or Language School. Okay, Bisaya yun ah. So, welcome po kayo. And I think that is our one of the biggest achievement kasi meron na po tayong extension office or school. Hindi lang po online, kundi meron na po yung mga students natin na pwede pong mapuntahan, mapagtanungan, at doon po ay makapagbigay po tayo ng mas maraming mga programs and trainings. So, isa po sa program po namin para po sa pasasalamat sa ating 500,000 and another milestone na nangyari po sa ating Korean class ay nagbigay po tayo ng full scholarship sa mga students para po sila ay makapag-aral at makapunta po ng South Korea. So, currently, meron po tayong napiling total of 10 scholars na nasa Cebu na po ngayon, nag-aaral, nagka-training hanggang sa makapasa po sila ng exam para po makapunta po sila sa Korea at makapag-aral po sila doon. So lahat po ng kanilang pagstay, yung food, yung shelter, sagot po yan ng ating Korean class. And if makapasa sila ng exam, going to South Korea ay we will also shoulder their expenses magsimula po sa airplane ticket, tapos yung kanilang visa processing, tapos yung pagstay po nila sa Korea, yung tuition po nila, yung tutuluyan po nila, yung kakainin po nila, lahat po niyon ay isasagot po ng ating KCWJC bilang pasasalamat po sa ating mga students and followers. Thirdly, siguro pwede ko pong sabihin na nakapagtayo din po tayo ng center here in the Philippines o yung tawagin po nating KFC. Hindi po chicken yun ah. KFC stands for Kabayan Filipino Center. So dito po kasi, as I was staying here in Korea, marami po akong mga kababayan na nakasama na nakikita ko po kung ano po yung mga struggles po nila. And one of the struggle is, totoo po yun, yung lingwahe. Napakalaki pong impact yung dating sa mga kababayan po natin na nahirapan po sila talaga sa lingwaheng Korean. So we teach Korean language in this center. We provide different services like nagtuturo po tayo ng language, tapos we let them experience Korean culture, yung food, and meron na rin po mga tour. And then, yung mga EPS worker po natin na andito, na nakastay po sa Korea, once na naka-release po sila, wala po sila mga mapuntang lugar. Ito pong center po namin is
binibigay po namin as the shelter. Ibig sabihin, pwede pong tuluyan ng kahit sino. That's why it is Kabayan Filipino Center. Ako po ay sobrang nagpapasalamat kasi hindi po ito mangyayari without the help of our followers, of our subscriber, yung mga students po natin, yung mga kababayan po natin. So lahat po ng aking pasasalamat, lahat po ng aking gratitude, gusto ko pong ibalik sa inyo lahat. And of course, higit po sa lahat, yung ating Panginoon. Kung wala pong tulong ng ating Panginoon, hindi rin po natin siya magagawa. And special thanks also to my family, to my wife, to my sister, and to everyone. So that is, I think, yung tatlong malaking naging achievement po natin this year. And hindi ko na po masabi yung iba pa. Siguro po sa susunod, i-share ko po sa inyo. So what is your future plan with your family? Future plan is, gaya po na sinabi natin, we can reach 1 million subscriber. And then, mas marami pa tayong mga students na pwede po nating maturuan. Kasi marami pong mga nakapasa sa EPS topic exam through our Korean class. Sana po mas marami pa po tayong maturuan, ma-inspire, ma-motivate, no? And then currently, I have a good news everyone. Yung wife ko po kasi ngayon is currently she's pregnant. So, yung goal po namin, magkaroon po kami ng maraming anak. That is, para ano, marami na akong Korean class teacher, meron ng teacher ng beginner class, intermediate, advanced. Marami na rin po mag-assist sa inyo. So, that is our goal. Kasi sabi din po sa Biblia, umayo kayo, magpakarami kayo. So, magpapakarami po tayo. Kasi dito po sa Korea, mga anak ka lang na marami, marami ka na suporta. So, anak ka lang ng anak. Charis lang po yun. So, sabi po ng isa po nating student, sabi niya, "Sir, what makes you love and encourage Filipinos to study Korean language?" Alright, dediretsyohin ko na po kayo kasi I see a big hope para po sa ating mga Pilipino kasi napaka-talentado po talaga sila. Tapos, I can see they have a lot of skill, but it's only lack of opportunity. So, kung nahirapan man po sila, or meron man po silang bagay na hindi po nila magawa, gusto ko pong tumulong so that I can see that they can excel. Nakikita ko po na kaya po nila eh. Habang nakikita ko po na nagiging tulay po ako sa ating mga kababayan na nakikita ko po na nagagawa po nila yung mga bagay nila, like learning the language, no, pupunta sa Korea. Tapos ngayon, nakikita ko po na naging successful sila. It makes me love and to keep push and encourage them to teach Korean. So maraming salamat po. Sir, tanong ko lang po if meron pa pong free class and paano po mag-apply. Alright, actually, tapos na po yung free Korean class po natin ng Batch 11. We had more than 30,000 students. But, mag-open po tayo ng Batch 12. Gusto niyo po ba ng Batch 12? If you want, kindly please comment here in our comment section na gusto niyo pong mag-join ng Batch 12 and what you hope, ano yung mga wish po ninyo, yung gusto po ninyo in the future para po sa ating Batch 12 para po mapaghandaan po natin before we announce our Batch 12. Thank you so much and this is all for free, wala pong bayad and this is all for everyone and it's only online, purely online, okay? Maraming salamat po. So, that's all for today. Maraming salamat po kung kayo po ay nag-enjoy sa ating video na to. And please like and subscribe our YouTube and share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po. Once again, this is Joshua, Koreanong nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. Annyeong!